Welcome back sa aking channel. Magandang umaga sa inyong lahat. Sorry. May buka kasi ako eh. Masama ang pakiramdam. So, shout out nga pala kay Christopher Malto. Nasa Taiwan. Kanyero. Bro. I miss you. Kumusta ka dyan? Tsaka, yung video na to ginawa ko kasi yung sa kong kaibigan, nagpapaturo siya. Nasa ano siya eh. Nasa Makati. Padalan ko daw siya ng video kung paano magpaandar ng generator. So tama-tama, ngayon, Sabado, magpapaandar ako ng generator. Mayroon kasi akong generator dito, 375 kVA. Kaya means, so, paano nga ba magpaandar ng generator? So, yun. Paring Jigo, para sa ito. Watch this. Umpisa na tayo. So, yun. Mga paps, ito yung generator na sinasabi ko sa inyo. So, ang tatak nito ay Kamins 375 kVA. Yan, Kamins. So, bago nyo ipaandarin yung isang generator, hindi nyo basta-basta papaandarin yan. Marami kayong iti-check dyan. Halimbawa, unang-una, tingnan nyo muna kung may mga tagas na langis. Baka may mga tagas na langis. Kaya nyo, tingnan nyo. So, yun, wala naman. Pangalawa, yung diesel, tingnan nyo, baka mapaandar kayo, walang diesel. Hindi rin tatakbo yan. So, tingnan natin kung meron pa. Yun, kalahati pa. Ayan, okay na yan. Yung engine oil, tingnan natin kung meron pa. Kasi, baka kailangan na rin may change oil. Yan, ito yung dipstick nya. So, titingnan nyo yan. Ayan. So, ayan, maganda pa. Paano malalaman ka pa inyo? Pag parang putik na, yan, kailangan ng palitan yan. So, ito, kaka-change oil tayo nung nakaraan eh, kaya okay pa to. Yung coolant, na yun, nandun yung coolant nya. Yun, marami pa yun kasi kakalagay ko lang din nung nakaraan eh. So, ito naman kasi generator ko, bibihira ito paandarin. Bali, kada Sabado, pinapaandar ko to ng 30 minutes. 30 minutes lang, every Saturday. Tapos, minsan nilalagyan ko ng load. Kaya, hindi naman ito masyadong gamit na gamit yung langis niya. So, ayun. Tapos, alam mo, may tagas. Ayan, walang tagas. Ayan, walang tagas. Kabila. Ayun, bukas na. Kasi, yung battery nito, so, ito pong battery ay naka-series. So, 12 volts, so ito ay 24 volts. Ngayon, tinatanggal ko yung positive terminal niya. Kasi minsan, nalulubat yun eh. So, ngayon, ikakabit muna natin. Kakabit muna natin. Ayan. Ayan, kabit muna natin. Ayan, dito tayo. Tapos, ito yung breaker ko. Ito yung para sa generator. Yung normal na nasa mural ko. So, siguraduhin mo, naka-off muna yan. Bale, itong generator natin, meron din breaker to. Meron din breaker to, ayan. So, naka-off muna yan. Kasi baka pag pinaandar nyo, bigla, naka-on. Naka-on, tapos magsalubong yung kuryente ng mural ko at generator. Sigurado, sunog ang warehouse na ito. So, kailangan naka-safety muna yan na naka-off. So, ngayon, ayan, naglalabas yung putlos, quick ignition on. So, re-reset mo lang yan. Mamama tayo, reset. So, sa pag-re-reset mo lang, yan. Sa pagpapandar, so, tingnan natin kung ang battery niya, kung ilang voltahe. Ay, so, wala naman siyang history kung ano nangyari. So, sa pagpapandar, ito. Pindi to na lang ito, may nakita niya sa Kamins. Manual. Manual, start, auto, saka stop. So, pipindutin nyo lang yung manual. Yan, manual. Sabay, start. Yun. So, ano lang. So, papandarin natin yan. So, pwede yung manual. Isa natin, hindi ako maririnig. May kayo eh. Yung kailangan na check. Pag umaandar na yung generator. So, ito. Dapat yung voltage mo ay nasa 220. Ayan, 219, okay lang yan. Yung frequency mo, ayan, 59.99. So,
So, at least, hindi siya lalagpas ng 61 haze. 61 haze, hindi siya lalagpas. Tapos, yung temperature mo, dapat, at least, hindi siya lalagpas ng yung 90 kasi, mainit na masyado yun eh. So, dapat i-maintain nyo lang, mga ganyan, 70, 75, hanggang 79. Ang 80, medyo mainit na rin yun eh. So, kaya, yun lang mga paps. So, thanks for watching, yun lang. So, ngayon, kung papatayin nyo lang siya, mababa, papatayin nyo siya, ito lang, stop lang ang gagawin nyo. So, mamamatay na yan.